Welcome sa aking YouTube channel, welcome sa aking Facebook page kung saan ka man nanonood sa oras na ito. Welcome at naway samahan kayo ng Panginoong Diyos sa inyong panonood, na naway mabuksan ang inyong puso't isipan na makaptured mga mensahe ng Panginoon sa mga talatang aking babasahin at ibabahagi sa inyo sa oras na ito. Ngayon nating umpisahan ang ating topic. Ang ating topic po ay, am I an infant or a mature believer? Dito po sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, ating mababasa, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at gulang pa sa kaalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. Sa talatang ito, mga kapatid, dito ay ipinapaliwanag sa atin ng Panginoon, no? Dito sa talata ng sa verse 13, sinabi dito, ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Dito sa verse 14, sinabi naman dito, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. Yan po mga kapatid, dito po yung ating pag-aralan ngayon, no? Ang infant believer at ang matured believer. Dito po kilalanin natin kung saan ba talaga tayo nabilong, no? Kung matured believer na ba tayo or infant believer, no? Okay. There are three kinds of humanity. First is spiritual or matured believer, and the second is natural or infant believer. No, yung infant believer is between spiritual and natural man. They are believe in God, no? Sobrang religyoso sila, grabe din man ng palataya, pero sa pagdating ng mga pagsubok, sila yung mga kulang din sa tiwala sa Lord, no? And number three is worldly. Yung worldly talaga is yung mga taong nabubuhay talaga sa kalayawan, no? Sa pita ng laman, at ang lahat ng makamundong gawain ay kanilang ginagawa. Okay. Umpisa natin sa spiritual o matured believer. Dito sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Dito mababasa natin, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Yan po mga kapatid, no? Ipinapaliwanag ng ating Panginoon dito kung ano yung bunga ng Espiritu bilang isang matured believer, no? Dito makikita natin na ang mga matured believer ay may pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, no? At dito, pananampalataya, kaamuan, pagpigil sa sarili. Dito natin kilalanin, no? Kung isang tao ba ay isang spiritual matured na o infant or worldly. Dito sa mga ugaling ito, no? Minsan kahit infant ay may pag-ibig naman, kagalakan, no? Kapayapaan dyan minsan, no? Ang infant believer ay dyan may kapayapaan, pero minsan mayroon din mga bumabagabag sa kaisipan. May pagtitiis, pero minsan ay mayroon ding napupuno, no? May kagandahang loob, may kabutihan at pananampalataya, no? Minsan dito ay ito talaga bumabagsak yung mga infant believer sa pananampalataya. Marami silang alam sa salita ng Diyos. Halos lahat ng verse sa Bible ay alam nila. Yung kulang kung paano nila ito isa sa buhay. Bilang isang matured believer, lahat ng mga sinabi dito sa Galatia
dapat ay mapulfill natin ito. May pag-ibig tayo, hindi lamang na may kailangan tayo sa kanila, kundi yung pag-show natin ng pag-ibig sa kanila ay genuine, na walang naging mabuti ka lang sa kanya, minahal mo lang siya dahil may makukuha ka sa kanya, no? Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, nagandahang loob, ganyan din. Hindi lang na maganda yung pakikitungo mo, maganda yung loob mo, no? Kabutihan, hindi lang na mabuting tao ka. Ang pagiging mabuting tao mo ay isang pagpakita lamang na bilang isang Kristiyano ay dapat na hindi lang sa hindi siya ma-interest ka sa kapwa-tao mo na mabuti, kaya nagiging mabuti ka sa kanya. Yung pagiging mabuting tao ay ginagawa mo ito dahil yun yung sabi ng Panginoon. Yun yung utos ng Panginoon, no? Bilang isang matured believer, ikaw ay gumagawa ng kabutihan dahil yan yung sabi ng Panginoon na pinapagawa sa'yo. Yan yung utos ng Panginoon na pinapagawa sa'yo. At ang isa pa, pananampalataya. Kahit anong pagsubok man ang dumating sa ating buhay, kahit anong mga problema man ang dumating sa ating buhay, ating iasa lahat sa pananampalataya. Dahil bilang isang matured believer, ang pananampalataya ang susi sa tagumpay ng lahat. Mapagtiwala sa Panginoon. Gaya nga sa nabasa ko nga sa ibang verse ng Bible, nagsasabi na, "When you pray, believe that you receive it and you will have it." Ibig sabihin, na kung manalangin tayo, kahit na wala pa tayong nakikitang resulta ng ating pinapanalangin sa Panginoon, ito'y ating believe it, ating paniwalaan na ito'y ating natanggap na at ito'y mapapa sa atin. Ganun yung pananampalataya. Kasi usually sa mga tao na immature believer or infant believer or worldly, ay nananalangin sila, pero dun sila nagre-rely palagi sa nakikita nila. To see is to believe. Yan yung mga taong kagaya ng mga sinasabi ng banal na kasulatan, na mga hipokrito. Yan yung mga immature talaga ng mga believer, kaya ng mga pariseyo, na kung saan gusto lamang nilang paniwalaan yung mga bagay na nakikita nila. Kaya nga hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus, dahil hindi nila lubos na maunawaan ayon sa kanilang kaalaman, sa kanilang pag-aral. Dahil yun nga, ang kanilang kaalaman ay nakabase lamang doon sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moises. At hindi nila alam na yung fulfillment pala ay nasa ating Panginoong Hesukristo na. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat na maging kagaya tayo dito sa sinabi sa Galacia. Ang pananampalataya ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anumang pagsubok, anumang problema ang ating pinagdadaanan, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Ang lahat ng ating mga hinihingi sa Panginoon ay Kanyang ibibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, dumako na naman tayo sa natural or infant believer. Dito sa Lucas chapter 8 verse 22 hanggang 25, isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa ibayo," at ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya sila ay nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad niya at ginising, "Panginoon, Panginoon, mamamatay po tayo," sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malaking alon, tumahimik at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Purihin ng Diyos. Diyan po mga kapatid, no? Ang alon ay nagsisimbolo sa mga problema sa buhay, mga suliranin sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Kagaya ng alon, tayo ay nabubuhay sa mundong puno ng problema, puno ng paghihirap, bighati, dahil meron tayong physical kung saan ito'y nakakaramdam ng pagod, puyat, sakit, at kung ano pang mga negatibong mararamdaman natin sa mundong ito. Ngunit salamat sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng kalakasan. At dito sa ating nabasa, isang magandang pagpapakita ito ng pagiging isang immature, no?
gaya nga ng panahon na kasama pa ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo, dito no, sumakay sila sa bangka. At nung dumating yung malakas na alon, nung sabi ng Panginoon sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? Dahil nung time na yun ay mga infant believer pa sila. Naging mature lamang sila nung panahon na si Ginoong Hesus ay namatay at pinuhay ng Ama, no? At doon nag-umpisa yung totoong mission ng mga disipulo na kung saan sila ay humayo sa iba't ibang panig ng mundo para mangaral ng salita ng Diyos. At dito nung time na kasama pa nila sa ang ating Panginoong Hesus ay doon ay pinapakita na mga infant pa lamang sila, no? Dahil kulang pa ang kanilang pananampalataya, hindi pa sila mature. Gaya sa atin ngayon, kung saan mababasa natin sa Biblia ang lahat, no? Kaya ito yung kagandahan ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos para ating maunawaan na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay may mga pagsubok at pagsubok talagang darating. At ang kagandahan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos ay dito malalaman natin kung paano natin ito malalabanan. Paano natin malalabanan ang mga negatibong mga dinadaanan natin o pinagdadaanan natin sa mundong ito, no? At dito, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, na siya din yung kasama ng mga disipulo nung time na sumakay sila doon sa bangka, at si Ginoong Hesus sa kanyang pagsabi lamang na peace ay yung malakas na alon at yung malakas na hangin biglang nawala. Gaya nga ng sinabi ko na ang mga alon o yung mga bagyo, yan yung mga pagsubok sa ating buhay. Ang siyang solusyon lamang ang ating Panginoon. Dapat ay anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay ay dapat manalig tayo, magkaroon ng pananampalataya at ibigay natin lahat sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya hindi 50%, hindi 60%, kundi 100% na ipagkatiwala natin, dahil ang Diyos lamang ang siyang solusyon sa lahat ng problema at wala ng iba. Nawa ay sa talatang ating nabasa, meron kayong naunawaan at naintindihan ng pagiging isang infant at isang matured believer. At yung pangatlo is, dumako na naman tayo, yung tinatawag nating worldly or yung makamundong mga tao. Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, mababasa natin, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Diyan po mga kapatid ay ating mababasa ng klarong-klaro kung ano yung ugali ng mga worldly. Sila yung mga taong maibigin sa sarili, o in other words, makasarili. Maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, no? Mga boastful, mayabang, mapagmataas, mapagsamantala. Yun yung mga taong gumagawa ng kabutihan sa iyo, pero sa kabila ng kabutihan na kanilang ginagawa ay mayroong hidden agenda o may tinatawag na kapalit, no? Panglima is suwail sa magulang, no? Suwail sa magulang. Yun yung mga taong masagutin sa magulang, no? Yung walang paggalang sa magulang. Kahit nasa maraming tao, sumasagot-sagot sila sa kanilang magulang, nakala mo naman na sila yung nagpapalamon sa kanilang mga magulang. Kala mo naman kung alam na nila lahat, no? Yan yung nakakalungkot minsan mga kapatid, dahil yung mga taong ganyan ay imbis na tayong mga matured Christian o tayong mga mananampalataya na nakaunawa na ay imbis na magalit tayo, minsan nalulungkot tayo kung may mga tao tayong nakikita ng ganyan, no? Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Minsan ginagawa nalang biro yung mga gawain ng Diyos, no? Minsan yung iba ginagawa pang katatawanan yung Diyos. Yung minsan may mga joke sila, pero minsan hinahaluan nila ng mga dun mga salita ng Diyos, no? Mga taong ito ay kabilang sa worldly o makamundo, no? Hindi pa nabuksan ang kanilang mga isip at puso sa salita ng Diyos. Dapat ay ito yung pag bilang isang Kristiyano, ito yung ating pagtuunan ng pansin ng mga taong ito.
wala pang kaalam-alam. At dahil iniisip nila na ang solusyon sa kanilang problema ay pag-inom ng alak, pag-barkada, at pag-gawa ng mga makamundo na kasiyahan. Nakala nila yun yung solusyon sa lahat ng mga problema ang kanilang pinagdadaanan. And lastly, warning from God to you. No, ito po yung warning ng Panginoon sa atin. Dapat natin itong pagtuunan ng pansin. Ito yung mula doon sa mga tinalakay natin bilang isang matured Christian na mayroong pananampalataya at pag-ibig. No? Lahat ng mga kabutihan ay dapat gawin natin na mula sa puso. Gawin natin itong hindi natin ginagawa para lamang sa ating kapwa na magiging famous tayo sa mata ng tao. Magkos ginagawa natin ito dahil ito yung unang ipinakita ng Panginoon sa atin sa John 3:16. At kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Umiibig tayo dahil una tayong inibig ng Panginoon. Kaya yung pag-ibig na yon bilang isang anak ng Diyos o bilang isang Kristiyano ay dapat gawin din natin ng taos puso o buong puso dahil ito'y binigay din ng Diyos sa atin, no? Nang libre. Ipakita natin bilang isang matured Christian na mag-serve kita bilang isang role model sa ating kapwa. Pangalawa, infant believer. Huwag tayong magpadaig sa mga sa doubt. Huwag tayong magpadaig sa minsan sa mga negatibo. Hindi labanan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaya nga sasabi sa salita ng Diyos na if you pray, believe that you receive it and you will have it. Kaya anuman ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay huwag tayong magre-rely sa ating nakikita, kundi ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Hindi 50%, hindi 60%, kundi 100% ipagkatiwala natin sa Panginoon. And number 3, yung worldly, no? Makamundo. Mababasa natin sa talatang ating binasa sa 2 Timothy chapter 3 na yung mga taong makamundo daw ay makasarili, ibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Kaya ikaw na nanonood, ikaw yung makaka-identify sa sarili mo kung saan ka ba na bilong sa talatang ating nabasa. Ikaw ba ay matured Christian? Ikaw ba ay infant Christian? Or ikaw ay worldly o makamundo? No, dahil dyan, ito yung warning ng Panginoon para sa ating lahat. Sabay-sabay nating basahin. Kung ikaw ay nanonood, saan ka man ngayon, kahit sa isip mo lang, ikaw ay sumabay. At basahin natin ito. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nawa, mga kapatid, purihin ng Diyos sa talatang ating binasa. Nawa itong ating binasa sa 1 Juan chapter 2 verse 15 hanggang 17 ay ito'y magiging guide natin, no, sa ating pamumuhay kung ano ba dapat nating gawin. Huwag nating minsan yung mga tao pag sinabi natin ito'y binasa natin sa kanila, yung sa puso at isip nila yung natatawa sila, parang hindi sila makapaniwala. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ako dati nung hindi pa ako lumalim sa aking pananampalataya sa Panginoon, ganyan din na yung aking nararamdaman tuwing minaririnig akong pari o pastor na nag-share sa aking paligid. Natatawa ako, no, sa mga sinasabi nila na lumapit ka sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang solusyon sa iyong problema. Natatawa ako, pero nung time na mismo na may pagsubok akong pinagdadaanan, nagkasakit ako at muntik na akong mamatay, dun ko na realize na ang lahat pala ng mga bagay na aking pinagtatawanan dati ay yun pala talaga yung solusyon. At ang masasabi ko
ay hindi lamang siya solusyon, is a must talaga na lumapit tayo sa Panginoon, no? Dahil wala na talagang ibang solusyon. Hindi lang siya solusyon, kundi siya talaga yung number one solusyon, no? Pag sinabi kasing solusyon, minsan may mga option pa tayo, may second option pa. Pero pag sinabi nating number one solusyon is wala na talagang second kasi number one na siya, no? Kaya nasasabi ko sa inyo, lumapit kayo sa Panginoon ng buong puso. Manalangin kayo araw at gabi, no? Hindi lamang araw at gabi, kundi oras-oras, kahit na sa isip nyo lang, kahit anong ginagawa nyo, bago nyo umpisa nyo magawain nyo, kahit sa isip nyo lang, Lord, guide mo po ako. Guide mo ako, ipaunawa mo sa akin ang mga lahat ng ito na hindi mangibabaw, hindi manguna yung kayabangan, pagmamataas, no? Lahat ng ating ginagawa ay ituon natin doon sa Panginoon na nasa langit. Kahit nasa isip lang natin, Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, dahil doon mararamdaman natin sa ating sarili ang unti-unting pagbabago at mabuksan ang ating puso at isipan sa katotohanan na kung ano ba talaga ang dapat nating unahin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Nawa mga kapatid, mga minamahal, ay marami kayong napulot na aral sa mga talatang ating nabasa mula sa Biblia. May God bless you all.